Simula nang magising ako mula sa successful heart transplant operation, ay nagsimula na rin ang mga kakaibang nararamdaman ko sa aking paligid. Dati ay hindi ako naniniwala sa mga paranormal na bagay. Kaya naman nang maranasan ko to, ay agad akong naghanap ng kasagutan. Ayon sa mga nahanap kong kwento tungkol sa mga nagkaroon ng near-death experience, ay sadyang nagiging bukas daw ang kanilang third eye at nakakakita ng kung ano-anong kababalaghan. Siguro'y ganun din ang nangyayari sa akin. Kaya naman ngayon ay binubulabog ako ng isang hindi matahimik na kaluluwa. Simula kasi nang magmulat ako ng mga mata, ay hindi na nawala sa aking paningin ang babaeng iyon na laging nakasunod sa akin. Tingin ko'y 16 anyos din siya katulad ko, base sa hubog ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng lab gown, kaya inakala kong isa lamang din siyang pasyente sa ospital na yon. Maputla ang kanyang balat at buhaghagang buhok na halos tumakip sa kabuuan ng kanyang muka. Tandang-tanda ko pa nang una ko siyang makita habang nakahiga ako sa hospital bed. Tahimik lang siyang nakatayo sa isang sulok. Hindi ako nakatiis kaya tinawag ko siya. Miss, hindi ka ba nangangawit dyan? Nagtatakang tanong ko. Hindi kumibo ang babae habang bumakas naman ang pagtataka sa mukha ng aking ina. Jeffrey, sinong kausap mo? Tanong nito na lumingon pa sa tinitignan ko. Nagtatakang nilingon ko ang aking ina at tinuro ang babae. Hindi mo ba siya nakikita, ma? Kanina pa siya nakatayo. Pagtingin kong muli sa kinaroroonan ng babaeng nakita ko, ay wala na to doon. Anak, baka dahil lang yan sa mga gamot at anesthesia. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Bulalas niya. Pero sigurado ako sa aking nakita. May babae talaga sa sulok ng kwarto. Pero dahil nga wala namang nakita si mama, ay inisip ko na lang na baka nga namamalikmata lang ako. Hindi ko na nakita ang babae simula noon hanggang sa makalabas ako sa ospital. Subalit pag-uwi ko sa aming bahay, ay doon siya muling nagpakita. Doon ko rin nakumpirma na hindi na siya tao. Ibang-iba na ang itsura niya kaysa nung una ko siyang makita. Duguan na ang suot niyang lab gown at ang dugo ay nanggagaling sa tapat ng kanyang puso. Ang mahaba niyang buhok ay tumatakip pa rin sa mukha niya kaya hindi ko ganong makita. Dahil sa kanyang presensya ay hindi ako mapakali. Palagi akong balisa at takot na napapansin ng mga taong malapit sa akin. Sa tuwing nababanggit ko ang tungkol sa babae, ay hindi naman nila ako pinaniniwalaan. Kahit sino siguro, kapag binantayan ng isang multo, ay gagapangan ng takot at kilabot sa katawan. Kahit na ang ginagawa lang naman ng multo ay tumayo sa sulok, umiyak at bumulong. Umihingi siya ng tulong sa akin. Ang paos at mahina niyang tinig ay nanunuot sa pandinig ko. Katulad na lamang ngayon, alam kong nasa tabi ko siya. Dahil ramdam ko ang malamig na hangin sa kaliwa kong tenga. Tulong! Ayoko pang mamatay! Sambit nito sa napakalamig na boses. Wala ka na magagawa. Patay ka na. At hindi mo na mababago yun. Giit ko sa pag-asang matatanggap na niya ang kamatayan. Jeff, anak, sino kausap mo? Tanong ng aking ama. Hindi niya nakikita ang babaeng palaging gumagambala sa akin. Yung sinasabi ko sa inyo na babae, ayaw akong tigilan. Sumpong ko sa kanila sa pag-asang baka matulungan nila ako. Nagkatinginan ng mga magulang ko pero hindi sila kumibo kaya naisip kong hindi nila ako pinaniniwalaan.
Kaya simula noon ay sinarili ko na lamang ang mga nakikita ko para hindi mawirduhan sa akin ang mga tao. Hindi ko na lamang pinapansin yung dugo ang babae na laging nakabuntot sa akin. Pero simula nung ipagwalang bahala ko ang babaeng multo, ay naging agresibo naman ito. Ang boses niya na dating puno ng paghihinagpis ay nagkaroon na ng galit. Dati ay nawala na ang takot ko sa kanya, pero ngayon ay nagsimula na akong kabahan. Nagagawa na rin kasi niya akong saktan sa aking panaginip. Madalas akong bangungutin na sinasakal niya ako. Pinipilit kong manlaban, pero napakalakas niya. Nagigising na lamang ako sa malalakas na katok ni Mama dahil dinig pala niya ang mga palahaw ko. Hindi na ako makatulog sa gabi dahil sa kagagawan ng babaeng multo. Kaya naman, kahit natatakot, ay nagpakatatag ako. Hinarap ko ang takot at kinausap siya. Wala akong kasalanan sa'yo, kaya tantanan mo na ako. Singhal ko sa kanya. Ayaw ko pang mamatay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi pa ako handang mamatay. Humahagulgol na bulalas ng babaeng duguan. Nasilip ko ang mga mata niya mula sa mga buhok na nakatabing sa kanyang muka. Luhaan nito at punong-puno ng galit. Hindi ko kasalanan ang pagkamatay mo. Kung gusto mo ng hustisya, sige, umapayag ako na tulungan ka. Sambit ko dahil na rin sa bugso ng emosyon. Matagal na niya akong ginagambala at sawang-sawa na ako. Hindi na ako nakabalik sa dati kong buhay dahil sa babae. Siya lang naman ang kaisa-isang kaluluwang ligaw na gumagambala sa akin at hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng koneksyon sa akin. Hindi lang hustisya ang kailangan ko. Gusto kong mabuhay muli. Giit ng babae at halos matulig ako sa lakas ng kanyang boses. Bakit akong kailangan mong guluhin? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ang takot ko ay napalitan ng iritasyon dahil wala akong alam na kasalanan para guluhin niya ako ng ganito. Subalit ang katagang binitawan niya ay gumulantang sa aking buong pagkatao. Ang buhay mo ay katumbas ng kamatayan ko! Sambit nito na punong-puno ng hinanakit. Hindi ko maunawaan ang sinambit niya, kaya hindi ako nakakibo. Nagsimula siyang lumutang palapit sa akin, kaya napaatras ako dala ng labis na takot. Hindi ko pa rin makasanayan ang nakakatakot niyang itsura, pati na rin ang dugong tumatagas mula sa tapat ng kanyang puso. Hindi siya tumigil sa paglapit habang nakalutang sa ere. Wala na akong maatrasan dahil napasandal na ako sa pader. Inangat ng babae ang mga kamay papunta sa leeg ko at mahigpit akong sinakal. Hindi ko alam kung paano niya ako nagawang hawakan. Naisip kong baka panaginip lamang ang lahat, kaya ikinurap ko ang aking mga mata sa pag-asang magising ako sa isang bangungot. Pero naroon pa rin ang babae at ramdam ko pa rin ang malamig niyang kamay sa aking leeg. Nahihirapan akong huminga at hindi ako makawala sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Habang kinakapos ako ng hininga, ay tuluyan kong nakita ang kanyang mga mata. Nagkatitigan kami at doon ko nakita ang dahilan ng kanyang kamatayan. Para lamang akong nanonood habang nakikita ang bawat eksena. Naglalakad ng babae pa uwi galing sa eskwela nang dukutin siya ng dalawang lalaki. Nagpumiglas siya, pero walang nagawa ang babae sa lakas ng mga lalaking nais dumukot sa kanya. Dinala ang babae sa isang tagong klinika at ang sumunod na eksena ang halos dumurog sa aking puso. Sapilitan siyang pinahiga at nagsagawa ng mga medical test. Nagmamakaawa ang babae, umiiyak para lamang pakawalan siya, pero bingi ang mga taong naroon
Tinurukan siya ng pampatulog kaya naman mas lalo itong nawalan ng lakas para ipagtanggol ang sariling buhay. Kinuha ang mga body organs niya para ibenta. Hindi man lang inayos ang bangkay niya at basta na lamang isinilid sa drum na nilagyan ng semento bago ibinyahe para itapon sa dagat. Mas lalo akong nagulantang sa sumunod na mga eksena sa aking pangitain. Nakita ko ang aking mga magulang na nagbayad ng malaking halaga sa isang tagong klinika para palitan ng mahina kong puso ng isang bago at malusog na puso. Doon ko naunawaan ang sinabi ng babae sa akin. Ang buhay ko ay katumbas ng kanyang kamatayan. Dahil ang inaakala kong donasyon na puso ay sapilitan palang kinuha sa kanya. Kaya pala palagi siyang nakabantay sa akin. Kaya pala meron siyang kapit sa akin. Dahil nasa akin ang puso niya. Nakarinig ako ng malalakas na katok sa pinto dahilan para maputol ang mga pangitain ko. Nawala na ang babae sa aking harapan kasabay ng pagpasok ng aking mga magulang sa aking silid. Anak, umuungol ka. Binabangungot ka na naman ba? Nag-aalalang tanong nila sa akin. Marahan akong umiling habang pinipigilan ang pag-iyak. Gusto ko silang sitahin. Gusto ko silang bulyawan dahil sa ginawa nila. Pero kapag naisip kong ginawa nila yun para sa akin, eh hindi ko magawang magalit. Pinasok nila ang ilegal na operasyon para lamang maisalba ang aking buhay. Paano ko sila kagagalitan kung ginawa nila yun dahil sa pagmamahal nila sa akin? Eh bakit nakatayo ka dyan? Ba't hindi ka pa mahiga para makatulog? Sambit ng aking ina. Doon ko napagtanto na nakatayo ako sa mismong lugar kung saan ako sinakal ng multo. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan dahil ang inaakala kong panaginip ay totoo palang naganap. Nang lumabas ang mga magulang ko sa silid, ay marahan akong naglakad paupo sa kama. Nanginginig ang kalamnan ko sa takot at sa rebelasyong aking nalaman. Tila pinipiga ang puso ko sa sakit ng aking mga nadiskubre. Nabuhay ako kapalit ng kamatayan ng babaeng multo. Ikaw ang dapat na namatay at hindi ako. Bulong ng multo sa tapat ng tenga ko. Mariin akong pumikit kasabay ng pagkuyom ng aking kamao. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang mga nangyari. Bulalas ko habang hindi matigil sa pagluha ang aking mga mata. Gawin mo ang dapat na nangyari. Bulong ng babae. Napakalamig ng boses nito na nanunuot sa kaibuturan ng aking pagkatao. Gusto mo bang isuplong ko sa pulis ang mga magulang ko at hanapin lahat ng taong naging dahilan kung bakit ka namatay? Tanong ko habang nakapikit ang mga mata ko. Ayokong dumilat dahil ayokong makitang muli ang kanyang itsura. May babalik ba nito ang buhay ko? Kung maipakulong mo sila? Tanong muli nito. Wala na ang galit sa boses nito pero punong-puno yun ng kalungkutan. Dahilan naman upang mas lalo akong alipinin ng aking konsensya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko kahit na alam ko na ang nais niyang mangyari. Gawin mong nararapat. Hindi ka na dapat na buhay. Ikaw ang dapat na namatay at hindi ako. Kaya ibalik mo sa akin ang buhay ko. Galit na sigaw ng multo. Kasabay nito ang malakas na pagtangis. Pinipiga ang puso ko sa bawat niyang paghagulgol. Ramdam na ramdam ng puso ko. O mas tamang sabihin na puso niya ang paghihinagpis na kanyang nararanasan. Wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang tulungan siya. Pero kung gagawin kong gusto niya, masasayang ang sakripisyo ng aking mga magulang
Tila naramdaman ng multong alinlangan niya kaya muli itong bumulong. Kaya mo bang mabuhay kahit alam mong may namatay dahil sa'yo? Tanong ng babae. Muli akong napaiyak. Kahit hindi ako ang pumatay sa kanya, ay ako pa rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil sa puso niya na isinalin sa akin. Patawad! Bulalas ko bago yumuko at tahimik na umiyak. Gawin mo na. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Sambit nito. Hindi ko na maibabalik ang buhay niya. Pero pwede ko namang gawin ang dapat na nangyari noon. Dapat ay patay na ako ngayon. Binuksan ko ang drawer na nasa tabi ng aking kama. Inilabas ko doon ang matalas na cutter. Nanginginig man ang mga kamay, ay nagawa ko pa rin ilabas ang talim nito. Sige, Jeffrey. Gawin mong nararapat. Sambit ng babae. May kakaiba sa tinig nito na nagpapasunod sa aking katawan. Kailangan mong mamatay, Jeffrey, para matahimik na ako. Sambit muli ng babae. Hindi ko malabanan ang tinig ng emosyong hatid ng kanyang tinig. Idinikit ko ang talim ng hawak kong cutter sa aking palapulsuhan. Pikit mata kong sinugatan ang aking sarili hanggang sa dumaloy mula rito ang masaganang dugo. Ilang saglit lang ay humalo na ang dugo sa aking kobrekama at nagsimula na ring manlabo ang aking paningin. Naulinigan ko pa ang pagbukas muli ng pintuan at ang malakas na tili ni Mama. Natagpuan nila akong duguan at nag-aagaw buhay sa aking silid, kaya madali nila akong itinakbo sa ospital. Habang lula ng kotse ay hindi matigil sa pagyak si Mama. Nakahiga ako sa backseat habang nakaunan sa mga hita niya. Sa nanlalabo kong paningin ay nakita ko ang mukha ng babaeng multo. Napakalapit niya sa aking mukha. Palapit ng palapit hanggang sa tuluyang pumikit ang aking mga mata. Nagising ako sa maaliwalas na silid. Purong puti ang aking nakikita. Naririnig ko ang hindi pamilyar na mga boses kaya marahan kong iminulat ang aking mga mata. Bumungad sa akin ang mga taong hindi ko naman kakilala. Anak, dahan-dahan. Sambit ng babae habang inaalalayan akong makaupo. Nagtaka ako dahil hindi naman siya ang aking ina. Sino ka? Tanong ko at mas lalo pang nagtaka sa boses na lumabas sa aking bibig. Kaya naman natakpan ko ito ng aking palad. Anak, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to. Sambit ng babae kaya hindi na lamang ako kumibo at bumalik sa pagkakahiga habang may ngiti sa aking mga labi. Pakiramdam ko ay napakasaya ko dahil sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa akin. Ma, may salamin ba? Tanong ko sa babae. Naninibago pa rin ako sa aking tinig pero makakasanayan ko rin to sa katagalan. Pumasok sa banyo ang babae at pagbalik ay hawak na nito ang maliit na salamin at iniabot sa akin. Tinignan ko ang aking mukha. Hinaplos ko ang aking buhok. Hindi na masama dahil guwapo naman si Jeffrey. Hindi nga lamang ako sanay sa katawan niya pero mas mabuti na to kesa wala. Ang importante ay nabawi ko na ang puso ko mula sa kanya. Nagtagumpay akong mabawi ang buhay na dapat para sa akin. Ako na ngayon ang nagmamay-ari ng katawan ni Jeffrey. Paalam, Anika. Hello, Jeffrey.